Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito." Dahil dito, sila'y pinadalha ng Panginoon ng makamandag na ahas at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon, "Gumawa ka ng isang ahas na tanso, ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sino mang matuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak, inyong dinggit ulinigin salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga, nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Datapwat noong sila'y lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihat sa kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat yaoy pakunwarit balat kayong matatawag, sa kanilang mga puso naghahari kataksilan, hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Gayunpaman palibhasay Diyos siyang mahabagin, ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Ang pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao." At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kaniyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalayang araw po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Sa araw po na ito ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sa ating ebanghelyo ay ating maririnig sa mga pagbasa na si Jesus ay itinampok, ipinako sa krus. At sa kanyang pagkakapako, nabuksan ang malaking awa ng Diyos para sa ating lahat. At sa pamamagitan ng pag-aalay ng Panginoon ng kanyang sariling buhay, sa kanyang pagpapakababa, siya ay itinaas ng Diyos. Sa unang pagbasa, ating narinig ang kwento tungkol kay Moises at sa mga Israelita samantalang sila ay naglalakbay sa disyerto. Sila sa kanilang paglalakbay ay nakainkwentro na may mga makamandag na mga ahas at ang bawat tao Israelita na matuklaw ng ahas na ito ay dagli ang namamatay.
Kaya nga mga tao ay lumapit kay Moises at sinabi kay Moises, papatayin mo ba kami dito? Mabuti pa doon na lang kami sa Egypto, kay madali. Matuklaw lamang na nga si mamamatay. Ano ang aming gagawin? Iligtas mo kami, Moises. Sabi ng mga tao kay Moises. Pero si Moises ay dumalangin sa Diyos at sinabi niya ng Diyos na siya ay gumawa ng isang tanso na ahas at ito ay ilagay niya sa isang poste at ang sinumang titingin sa ahas na ito ay hindi na mamamatay. So, ang lahat ng tao na natuklaw ng makamandag na ahas kapag sila'y tumitingin sa tanso na ahas, sila ay gumagaling. Kung titingnan natin, bakit kaya iniutos ng Diyos na si Moises ay gumawa ng isang imahe ng ahas at inilagay sa poste at ang sino man na titingin doon ay hindi mamamatay, bagkus gagaling at mananauli ang kanilang buhay. Tayo rin sa ating buhay, maraming ahas na makamandag sa ating panahon ngayon. At marami sa atin ay talaga namang natutuklaw. Madalas ay natutuklaw. At nakakagat ng ahas na ito. At kung tayo ay matuklaw, tiyak ang ating kamatayan. Ngunit tayo ay mahal ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mamamatay. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapapahamak. Ayaw ng Diyos na ang kanyang nilikha ay tunay na mawawala sa kanya. Kaya plinano ng Diyos, inisip ng Diyos na hindi ito ang aking gusto. Ang nais ng Diyos sa atin, tayo ay makakasama niya sa buhay na walang hanggan, doon sa kanyang kaharian. Kaya nga, hindi may liligtas ng tao ang kanyang kapwa. Hindi. Kundi sa pamamagitan lamang ng Diyos. Ngunit minabuti ng Diyos na iligtas niya tayo sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoong Hesukristo, bagamat siya ay Diyos, ninais niya na maging tao, maging katulad natin sa bawat aspeto ng buhay maliban sa paggawa ng kasalanan. Kaya nga, ang Panginoon sa kanyang pagpapakababa ay tinanggap ang lahat ng kahinaan ng tao. Nagpakasakit, namuhay sa kapiling ng mga tao, naghirap kasama ng mga tao, nagpagaling ng mga may sakit, nagturo ng katotohanan, at nagbigay sa atin ng halimbawa kung paano tayo mamumuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos Ama. At sa katapusan ng buhay ng ating Panginoong Hesus, ultimately, ibinigay ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili mismong buhay upang siyang tutubos sa ating mga kasalanan. Idinipa ng Panginoong Hesus ang kanyang mga kamay, ang kanyang katawan ay hinayaan niyang mahubad at makita ng sambayanan. At siya ay itinaas sa poste upang ang sinumang titingin sa kanya ay hindi mamamatay bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Napakaganda ng plano ng Diyos. Napakaganda ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Na huwag nating kalilimutan na tingnan si Jesus na ipinako sa krus. Na si Jesus na tulad ng ahas na tanso sa panahon ni Moises, sa mga taong natutuklas ng mga makamandag na ahas, kapag sila'y tumingin sa ahas na tanso, sila'y gumagaling, nananauli ang kanilang buhay. Tayo sa ating panahon ngayon, tayo ay natutuklaw ng maraming klaseng ahas, marami ay tunay na makakamandag. Pero kapag tayo ay tumingin sa anak ng Diyos na ipinako sa krus, hindi tayo mamamatay. Bagkus tayo, mananauli ang ating buhay at mabubuhay tayong walang hanggan kasama ng Diyos.
sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ganap. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagpapatawad. Ang pag-ibig ng Diyos ay lumilingap sa ating lahat, na kahit pa anong klaseng kamandag ng ahas ang tutuklaw sa atin, sapat ang kapangyarihan ng Diyos para tayo ay mabubuhay. Kaya nga, huwag nating kalimutan ang krus ni Jesus, ang krus ng kaligtasan ng sandaigdigan. Huwag nating talikuran ang krus ni Jesus, sapagkat kung tatalikod tayo sa krus na ito, tiyak ang ating kamatayan. Masdan natin ang krus ni Jesus, ang krus na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ng pag-ibig, ng kapayapaan at ng buhay na walang hanggan. Well, the baby Jesus saw when he opened his eyes for the first time. I know that it was a loving night, but I wish they were mine. We could only imagine what happened on his birth, all alone and unwelcome. He came to this earth, a quiet night, in a cold manger, all alone and unwelcome in his own, just another stranger. You